Isa na namang araw, nakasama nyo si probinsyanong si Dwin. Another kainan serya na naman to mga kapromdi. At syempre, pag mga ganitong kainan, wala pa tayong budget dyan. Kaya naman, ngayong umaga, magluluto tayo ng ginataang tilapia. Medyo tanghali na nga nung mga oras na to, pero hindi ko mapigilan makipaglaro sa mga cute na tuta na to. Sa mga nagtatanong nga pala kung may mga may-ari na nito, opo, meron ng mga may-ari nito. Pero hindi ko sila pinagbibili. Sinasabi ko lang sa kanila na kailangang alagaan nila ng mabuti. Alam ko kasi yung pakiramdam pag hindi inaalagaan. Ay, wun, manong! Umuusok na nga yung aming dalikan o yung aming lutuan. Kaya ang ibig sabihin nun, oras na para magluto. Meron nga pala akong nabili dito na tilapia mula sa kaklasiko. Kaya yun yung lulutuin natin for today's video. Nilagyan ko na nga yan ng asin. Tapos, inalo-halo ko lang. Masarap din talaga itong mga tilapia paggagataan. Kaya yun ang lulutuin natin. Naglagay na nga rin pala ako ng kawali dito sa mantika. Ay, ng mantika sa kawali. Tapos, pipirituhin natin itong mga tilapia. Mas masarap kasi pag pinirito muna yung tilapia bago mo gataan. Nang sa ganun, hindi magkanda durog-durog yan. At habang napiprito ako dito, dumikwat muna ako ng nyog dito kila tatay. Mali yung term na dumikwat ha. Huwag yung gagawin yun. Pero napaalam talaga ako dyan sa pinsan ko. Sabi ko, maglo-vlog na naman ako. Kaya pasensya na kayo kasi wala pang budget. Ayan mo, sa susunod, hindi na ako hihingi ng nyog na to. Pagbalik ko nga dito sa piniprito ko, pwede na silang balik na rin. Uy, sana all pinagbabalibaliktad. Pero dito pa lang, takam na ako sa tilapia. Gusto ko na nga itong kurutin habang niluluto. Pero sabi ko, ang pangit naman ng presentation mamaya kung may mga kurot-kurot itong tilapia. Baka isipin nila, low budget talaga, hindi na ako nakatiis. Binunutan ko na nga rin pala itong nyog. Bunot ang tawag namin dito, yung pagbabalat. Tatanggalin mo yung balat niya para makita mo talaga yung laman. Sanay na sanay ako sa pagbubunot ng nyog. Kasi, nung bata ako, sa akin pinapabunot ni Lola yung mga nyog na ginagawa niya para sa kakanin. Itong isa nga to, napakaliit lang. Kaya sabi ko kay Chirilen sa pinsang ko, kunin ko na rin pati yung isa. Paalam mo na lang kay tatay para naman hindi siya magalit. Baka kasi may kailangan din siya dito sa nyog na to. Pagkatapos ko nga ang binunutan yung nyog, biniyak ko na rin ito. Ang isusunod natin na proseso dito, syempre kukod ko rin na natin. Ito nga talaga sa probinsya ay kumpleto kami ng mga gamit na katulad nito. Kaya hindi ka na talaga mamroong problema. Sanay na sanay din ako kahit sa pagkudkod ng nyog. Hindi na nga rin ako dyan nasusugatan. Pero sa totoo lang, nung bata ako, pinapagalitan ako dyan ng lolo ko. Sabi niya, kailangan daw talagang mapag-aralan namin yung mga bagay na ganito. Kasi dito pa lang, malalaman mo na kung may diskarte ka talaga sa buhay. Salamat talaga kay lolo na tinagaan kami na turuan ng mga bagay na katulad nito. Kung hindi dahil siguro kay lolo, hindi ako naging ganitong kagawad. Ay, what, manong? Pero joke lang. Pero syempre, joke lang yun. Pag nasa probinsya ka talaga, matututo ka ng salitang diskarte. Kasi kahit na nabubuhay ka dito sa probinsya kung wala ka nun, wala rin. Hindi mo rin may enjoy yung mga katulad nito. Nilagay ko na nga pala din ulit itong kawali. Yan din yung pinagprituhan ko kanina. Pero nilinis ko at mukhang makinis. Ganyan kasi ako, sana all makinis. Tapos, nilagay ko sa bandang ilalim yung tangkay ng pechay. Pechay! Tapos, pinaibabaw ko itong mga pritong tilapia. Sinunod ko namang nilagay itong mga pangalawang piga ng gata. Ihuhuli ko mamaya yung kaka o yung unang piga ng gata. Hinuna ko ang ilagay yung tangkay ng pechay kasi mas mahirap na lutuin yon kumpara sa dahon. Tapos, naglagay na rin ako dito ng Ricardo. Siyempre, uunahin natin yung luya. Hindi pwedeng hindi mawawala yung luya. Lalagyan din natin yan ng bawang at saka ng sibuyas para pandagdag siyempre ng lasa. Sunod ko namang nilagay yung asin na pampalasa. Pag ganito ang ginataan na dish, hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pang pampalasa dyan. Kahit simpleng asin lang, magkukomplement na talaga yung lasa nyan. Pagkatapos ng kumulo, oras naman na para ilagay natin itong dahon ng pechay. At syempre, yung pinaka magpapasarap talaga dito sa lutuin natin, yung unang piga ng gata o yung kakang gata na tinatawag natin. Purong-puro kasi talaga yung gata na yun. Kaya yun yung magpapasarap at yun yung sekreto talaga. Kailangang magata talaga itong lulutuin natin. Kaya nga ginata ang tilapia eh. Diba? Ay, won, manong! Pagkatapos nga ng ilang minuto, ito na yung itsura ng niluluto natin.
Talagang appetizing. Hindi na nga rin ako makapagpigil sa mga oras na yan at gusto ko na rin talagang kumurot. Kaya nga sabi ko kila Jericho, mag-ready na kayo at mapapalaban ulit tayo. Ito nga pala yung mga ulam namin for today's video. Siyempre, meron kaming gulay dyan, yung ginataang tilapia, tapos sangkaterbang kanin. Yung mga kanin dyan, hindi ko kayang ubusin lahat dyan. Para yan kay Jericho. Sabi ko sa kanya, syempre ang ritual. Kailangan ako una yung titikim dito sa niluto natin bago kayo. Tapos, pag masarap, kailangan magpanggap din kayo talaga na masarap. Huwag nyo akong papahiyain sa camera, baka kasi maniwala sila na hindi ako masarap magluto. Pero sobrang sarap nga rin talaga ng mga niluluto natin dito sa probinsya. Kasi sariwa talaga yung mga sahog natin. At syempre pa, pag ganitong oras na ng kainan, ano pa ba? Siyempre, galit-galit na muna at fast forward. Ang bilis nga ng video na to, pero sa totoo lang, naabot kami ng halos isang oras dyan. Paano ba naman kasi? Sinisingit talaga namin yung mga pagkikwentuhan namin. Halos araw-araw nagkikwentuhan kaming magpipinsan, pero hindi pa rin talaga kami nauubusan. Kaya hanggang dito na lang mga kapromdi, hanggang sa susunod, huwag kayong mawawala. Paalam!